Ayaw nila. Tinutulungan ka namin, Jingjing. Para sabihin ko sa'yo, huwag mong pagmataasin ang bangko mo. At ako dyan, magiging bastos ako sa harap ni Sir. Paliliwanag ko sa inyo. Ikaw, aalis ka ng bahay. Walang pagkain ang mga anak mo. Dapat anak muna bago yung iba. At kung ikaw man ay gagala, at kung ikaw man ay sasama dyan sa lalaki na, di ba sinasabi ko sa'yo, kung ikaw ay sasama, hindi ko kukupumin niya ng mga anak mo na para sa akin na. Kasi ikaw, lahat ng paliwanag ko sa'yo, lahat akala mo tama ka. Mas masakit din yung ginagawa mo sa anak ko, baka akala mo. Wala pa isang taon, ginagawa mo na yan. Nag-uuwi ka na ng lalaki rito sa loob ng pamamahay ko. Tigilan mo na yan! Gusto ko sana kayong kumustahin. Nay, saan po kayo pwedeng makausap? So, Nay, ano pong pangalan, Nay? Jing po. Si Nanay Jing. Ilan taon po? 33 po. 33. Nasa po yung asawa niya, Nay? Patay na po. December 2019. Ah, sorry po. Ba't po namatay? Atake. Bakit po kaya? May sakit po talaga lahi po. Meron pong isang concerned citizen na inilapit po kayo sa amin. At kaya po ako nandito ay gusto po namin kayong kumustahin. Kumusta po yung buhay niyo rito, Nay? Mahirap po. Dahil nga nakikitira lang po kami sa biyahan ko. Pagka nagkakasamaan po ng loob, pinalalayas po kasi kami. Wala naman po akong mapuntahan kasi wala akong pamilya dito. Nasa Bisaya akong pamilya ko. Gusto ko lang po makaano kami ng kahit tirahan lang naman. At maliit lang po yung ano kami mag-iina. Tapos gusto ko lang po yung pagkakikitaan naman ako kahit sa loob ng bahay po. Kasi dyan po, hirap po kasi ako lang po ang makahit ng para sa amin. So, ang hirap kumilos kasi may maliit po akong anak. Gusto ko man magtrabaho, hindi pwede. Dahil ayaw nila po akong tulungan sa pag-alaga ng bata. Nakiusap na nga po ako sa kanila na kung pwede ka ako magtrabaho ako, alagaan nila yung bata. Papadala ko na lang para kakumahan ko rin yung pamumuhay ng mga anak ko. Kaya ang sagot nila po sa akin, hindi na daw po ako nila responsibilidad kasi wala na daw yung kanila. Ayun ang sabi ko sa akin, umalis na kami dyan kasi babalik na yung isa niyang anak. Wala na po kami magagawa dahil nakikitira lang po kami. Kaya obligado po umalis dahil pinapaalis kami. Tagal na po akong pinapaalis dyan, wala lang po akong magawa. Ano ko na lang, tahimik na lang po ako sa kwarto, nag-iisip kung anong gagawin namin sa buhay namin. Kaya yung mga anak ko, hindi ko rin pwede iwanan dahil pag iniwanan ko, wala rin mag-asikaso. Yung pangano namin sa pang-araw-araw, maasa lang kami sa kapatid ko. May pamilya din yung kapatid ko. Siyempre, yung limandaan na pinadadala, napaabot ng 1 linggo. Tipid na tipid nga lang po, pangilap at pambigas na. Minsan po, pagka ano, tinutulungan ako ng tiyahin ng asawa ko, sila po nagbibigay sa amin ng pag-ulam para lang may makain kami. Dahil naman nila wala, hindi talaga ako makapagtrabaho. Mga anak ko, liliit ako. Hindi pa po iwan. Wala naman po akong asahan na magtutulong sa akin ng mag-alaga. Sabi ko nga sa kanila, ang hiling ko lang kung tulungan nila ako kahit di na natutulungan sa pang-araw-araw na gastusin. Yun sa mga bata lang po. Yun lang inaano ko sa kanila pero hindi pa nila magawa, hindi pa nila maibigay sa amin yung hinihiling ko sa kanila. Para simple lang, hindi naman po ano, gusto ko lang may bigay yung paghahanap buhay para sa mga anak ko. Kaya lang wala talaga. Kaya ano gagawin ko po, wala naman akong pamilya dito. Nay, ano po yung probinsya niyo? Masbate. Masbate. Ayaw niyo po ba na umuwi na lang sa probinsya niyo? Gusto ko naman po. Kaya lang, nasanin na rin po kasi kami dito eh. Kasi sabi niyo nga po eh, pinapaalis na kayo. Gusto ko rin po umuwi. Pero maliliit pa po yung mga bata. Sabi niyo po kasi mamamasukan po kayo. Ano po yung... Ano, kahit kasambahay lang po. Okay na sa akin. Basta may ano lang ko sa mga anak ko na napapakain ako na maayos po. So, Nay, ilan po yung anak niyo? 5 po. Si Kuya yung panganay? Ha, Kuya, pwede malaman pangalan? James po. Si Kuya James, ilang taon? 9 po. Magtatanda po. Birthday mo sa Martes? Opo. Oh.
Ano yung wish mo? May gusto ka ba sabihin sa akin? Ano yung gusto mo sabihin sa akin? Gusto ko sa akin. Na hindi ko ako gusto. Mag-ibig ako. Sila nagbabay. Ako wala. Kay mama mo, wala ka bang gustong sabihin? Wala ko ako gusto sabihin. Basta matulungan na kami. Sumunod po. Ikaw. Si Kuya. Ano pangalan, Kuya? Danny Games po. Kuya Johnny, ilang taon na? 7 po. Oh, magaling sa school? Magaling po. Ang gusto mo sabihin kay mama? I love you, mama. Ang sumunod, si Kuya na. Anong pangalan, Kuya? Carlos. Carlos? Ilang taon ka na, Kuya? 5. Kay mama, anong gusto mong sabihin kay mama? Love you. Love you. Tapos po, ang sumunod... Nandun sa loob, ayaw lumabas. Yung ayaw lumabas. Anong pangalan po nun? Junior. Yun yung Junior. Ilang taon na po yun? 4. Tapos so, si Ate... Maymay. Si Ate Maymay. Ilan taon na po yan? 2. May isang taon na po palang... isang taon po. Yung husband niyo po. May nanliligaw po ngayon sa inyo? Meron naman po. Kaya lang hindi pa masyado totoo na lang passing ganyan yung ano po. Huwag na huwag niyo muna talaga ang pagtuunan ng pansin niyo, nanay, no? At Diyos ko po, ang dami nila nanay. Kasi depende naman din po, baka naman talagang kaloob ng ating Diyos na meron po kayong makasama para po hindi po kayo masyadong mahirapan sa mga bata. Yung kinakapitan po po eh, pero naman ako binabagsak eh. Paano na eh, pwede nyo pong may describe sa akin? Kasi po, pagka ano, minsan hindi ako nakakapagbigay sa kanila, ganun ang ginagawa sa akin, gagawa ng kunting bagay na pag-aawayan. Tapos pagka nagkagalit-galit kami, ma-stay na siya. Hindi ko na kayo obligasyon dahil sa kanila. Sabi ko, huwag niyo ako purahin, aalis naman ako dito. Bigyan niyo lang ako ng panahon na magkaroon ng pansin nila. Aalis at aalis ako dito, hindi niyo ako kailangan paalisin. Naranasan ko pa po yung sampalin ako nun. Siyempre po, masakit naman sa akin yung lagi kami paaalisin kung yung magkakagalit. Sabi ko nga sa kanina, nung nasa Kalasag kami, dapat sana ako hinayangin na lang kami doon. Kasi doon tahimik pa kami. Nang napunta po kami dito, lalo nasira ang buhay namin. Nagtiis na lang ako ng ganun. Kasi naman dito, hindi ako makakilis. Sakal ako kunting ibot na mali. Walang ginawan tama. Kaya ako lang naman ginagawa kung anong dapat na ano, kung may matpakain ako sa mga anak ko dahil sa kanila, hindi naman ako nang hihingi. Yung ikusangan nilang ibigay, may bigas sila, itong bigas, isang butik, isaing, ala, kundi sarili ko po talaga. Baka meron o kayong gustong sabihin sa asawa nyo na hindi nyo nasabi? Nasaan ka man ngayon, na nakikita mo kami, nahihirapan ako dahil wala ka na, wala akong katuwang. Hindi naman ako tinutulungan ng pamilya mo. Hindi, sarili ko. Sabi nila nung naghihingalo, huwag kayo ka mag-alala at tutulungan namin ang pamilya mo. Ito na, tumutuluyan ka na, wala. Wala naman din silang magawa. Hindi ko naman pinipilit sa kanila na mahingi ako sa kanila dahil medyo ano rin. Wala rin. Kaya lang, ano ko siya, tulungan naman nila ako mag-alaga ng mga anak ko para makapaghanap buhay ako. Pero hindi ko. Hindi nila ginawa. Dahil sa kanila lang, ayaw nila na nalalaman. Hindi naman ako nalalaman. Gusto ko lang din. Kung ano meron ako, sige, bigyan ko sila. Hindi naman ako maramat at hindi naman po ako makasarili. Gusto ko lang maayos yung kalagayan ng mga anak ko. Sa higaan lang po. Sisiksikan kami para kami sardina sa isang kwarto. Ilang kami, anim kami sa isang higaan ng peraso. Tapos managdadamot po sa amin. Kaya sabi nila, nagtrabaho daw ako, baka talikuran ko raw. Ano gagawin sa mga anak ko yun? Wala na nga ama, iwanan ko pa. Naitanong ko lang po pala, hindi ho kayo nakapag-family planning nung husband nyo? Hindi po.
Sa bagay, hindi niya naman po, ano, hindi ko naman po kayo masisi, hindi naman po niyo kagustuhan na mawala ka agad yung husband niyo. At naman po may gustong ganun. Masisi din nila po ako dahil doon. Sinusumbat po nila sa akin, kung hindi dahil sa iyo, hindi namatay yung anak ko. Sabi ko, sino ba may gustong ganun? Kung gustuhin kong ganun mawala yung asawa ko, eh, kita niyo ba ako? Ako yung kay Liliin. Kung gustuhin ko baka ako yun. Sabi ko, ganun sa kanila. Kaya siguro nga po, ganun ang ginagawa nila sa akin. Yung bawat ano na lang, wala akong karapatan. Tama, wala akong karapatan sa lahat ng ano pero mga anak ko. Pero sabi ko nga sa kanila, ako, kahit hindi nila ako pakainin, okay lang. Yung anak ko lang pakainin nila, maligaya lang, saya na po ako. Nay, okay lang po ba? Kasi po ako, nanay, hanggat maaari, eh, pag-usapan natin, okay lang po ba na, kung okay lang po sa inyo, kausapin ko siya? Hindi kayo magkakaintindihan. Magkakaintindihan. May sariling batas ang ganun. Lumapit na rin ako kay Caps. Kasi yung una kasi, yung ninanliligaw sa akin, tulungan niya ako kasi mga ano, ipapasok niya ako sa kapatid niya. Nagtanong ako kay Caps, sabi ko, magtatrabaho ako, Caps. Ang hiling ko lang sa kanila, eh, alagaan ng bata. Ang sagot ko ng biyanan ko, hindi na niya kaya mag-alaga. So, nunawa ko yun. Sabi ko, paano ba ako yan? Sabi ko, kasi pag nagkakagalit kami, pinakalaya sa kanilang biyanan ko. Kaya lumapit ako kay Caps. Tulungan niyo po ako makapagpatayo. Kasi sabi niyo, tutulungan niyo ako makapagpatayo ng kahit ubo sa tubig. Kasi ang bayaw ko, babalik na sa bahay nila. Ligado na kami talaga umalis. Yung naliligo naman sa akin, seryoso naman sa akin. Kasi tanggap niya talaga yung mga anak ko. Sabi ko, kung yung makakatulong sa amin, siyempre po, inaano ko rin kung makakatulong sa amin or hindi. Sabi ni Kap, ngayon, obserbahan mo yung naliligaw sa'yo. Kung talagang seryoso sa sa'yo, babalik at babalik yan. Hindi na ngayon, bumabalik dito yung naliligaw ko. Dadagdag siya ng panggastos namin. Ano nga lang po, lingguhan. Ngayon, sabi ko, umuwi naman dyan. Kaso kako, hindi nila tanggap. O tama kako, medyo ano pa sa asawa ko. Hindi ko naman nakalimutan yun. Kaso kailangan ko po kako ng makapitan. Sa kalagayan ko po, wala talaga silang maibigay sa akin na tulong. Pero po, yung sama ng loob, hindi po kasi ako nagtitinggi ng sama ng loob. O tamang nailalabas ko ngayon kasi nga, medyo ano. Ganun po, baka magtag-usap ko yun. Try ko po, no? Sandali. Nay! Anong pangalan nanay? Emily. Nanay Emily, ilan taon na po kayo? 16. Ako po ay sobra pong nalulungkot. Kasi ramdam ko po na parang may nasabi po kasi si ate na gusto ko naman po mahingi yung panig nyo. Kumusta po yung pagsasama nyo dito? Ang inaano ko lang sa kanya kasi sir, wala naman na sa akin po mag-aasawa siya. Opo. Ang gusto ko lang po kasi talaga, wala pa naman ng isang taon yung anak kong namamatay. Ang gusto ko naman, nabigyan naman lang niya kami ng konting galang. Na ibig sabihin na, huwag siya magtada ng lalaki rito sa amin. Dahil siyempre, anak ko yung namatay. Ayoko nung halimbawa, usaman niya mampaligaw. Dito na lang sa labas, huwag na dito magdadala. Una-una, mga hipag ko yung patabi ko, bayaw ko. Paglabas ko ng kanto, napapakwento na ako. Kasi bago ko palang manugang. Ano ko naman, sir, yung kahiyahiyang ginagawa nila sa akin. Kayo manulumagay sa kakayo. Hindi ko ba masakit? Anak ko yung pamamatay lang, wala ko isang taon. Mag-iisang taon pa lang sa disin. Wala pa sa buhay ko po yung naliligaw sa akin. Ganun na po ang nangyari. Paulit-ulit lang po. Kailan lang po sa buhay ko yung naliligaw na yun? Alam po, wala akong karapatan dito sa bahay. Pero hindi na naman lagi pa mukha sa akin, papalayasin niyo ako. Tayo, nag-usap tayo sa ganyan. Ayan ah, at yung manugang kong isa, namatayan din ako ng anak, yung ikot pa yung asawa niya. Ang tanga sinabi ko doon sa manugang kong isa, kung ikaw ay mag-asawa ka, pero huwag mong dadaling dito sa bahay ko. Dahil ito. Ngayon, na nag-aayong mga anak kong itong nauna, nasabi sa akin, ano ba naman nanay? Si mama, 7 taon na namatay si papa, hindi niya pinayagan na dalhin yung lalaki dyan. Bakit si Tita Jing, kamamatay lang ni Tito Mulmul, handyan nakakapunta yung lalaki sa bahay niyo.
siyempre ho, mga bata yan, nagkakaroon ng tampuhan. Ito naman sa... Kaya ako naman, ang sinasabi ko naman sa kanya, sir, ito maliwanag. Ikaw, kaya ako nagagalit nga ako sa'yo. Una sirang tasabihin ko sa inyo, ito kahiyahiyaman, at ito pag tasabihin ko na sa inyo kung bakit ako nagagalit ako sa kanya, sir, ano? Ang unang, sir, kinagagalit ko sa kanya. Kakapirasong tinitiran. Mano man lang, sir, linisin. Hindi ba? Dahil isang bahay, kailangan talaga yun, malinis lagi. Dahil hindi lang naman siya ang tao dito. Hindi lang naman ako. Siyempre, maraming parito-parito rin. Malinilinis. Ngayon, ito si Ramisan. Inabutan niya ho ako naglilinis ng kwarto niya. Dahil ang akala ko nga, kasi siya laga siya, dalawang araw siya hindi uuwi dito sa akin. Kasama niya yung lalaki. Nandun sila sa barracks. Nilinis ko yung kwarto niya. Noong dumating siya, nililinis yung kwarto. Ano naging salita niya sa akin? Wala daw kaming karapatan pasukin ang kwarto niya. Pap, sir, mawawalan ako ng karapatan. Sir, eh, mamamahay ko to. Nilinis ko lang dahil ako na aawa sa mga bata. Kaya sabi ko sa kanya, kung hindi tayo magkakasundo dahil sa ugali mo, maghiwalay-hiwalay tayo. Hindi ba, sir? Maganda yung akin. Kaya, eh, siya, may kinalulukuha naman siyang lalaki, sir. Okay na sa akin, mag-asawa siya. At ano, kailangan ipamahay siya. Wala pa dito. Po, wala pa sa buhay ko si Ray. Wala pa yung naliligaw sa akin. Gano'n na ang ginagawa sa akin ni nanay. Una, o tama, pumasok ako sa hindi magandang trabaho dahil ano papakain ko sa mga anak ko? Hindi naman nila ako tinutulungan. Kumawa ko ng masamang ano, ayaw nila. Tinutulungan ka namin, ngayon, Jingjing. Para sabihin ko ano sa'yo, huwag mong pagmataasin ang bangko mo. Na, At ako dyan magiging bastos ako sa harap ni sir. Paliliwanag ko sa inyo. Ikaw, aalis ka ng bahay, walang pagkain ang mga anak mo, hindi mo pinagluluto. Sino nag-aasikaso? Ako. Kahapon nilalagnat ang panganay mo, ha? Ayan, nakita ko yung anak mo sa kwarto, namumula sa lagnat ang panganay mo, walang kasama. Iyak ng iyak. Sino tinatawag? Sa halip na ikaw ang tawagin, ako tinatawag. Nanay, nanay, nilalagnat ako. Alaga ko pa doon sa isang anak mong maliit. Tatakbuhin ko pa yung panganay mo, may sakit. Ikaw, nasaan ka? Sinabilang magulang ka, alam mo may sakit ka, anak ko, bakit umalis ka? Kung hindi ako gumawa ng parat, ay, hindi sana heto ako. Nandito ako, nanay, wala ka ba dyan kahit konting gamot? Maraming gamot dyan. Di sana nagsalita ka. Ba't iiwanan mo yung anak mo na namumula kahapon? Pinahiga ko rito sa bangko, inalagaan ko. Hindi ganun. Ikaw, binang magulang, bago ka umalis ng bahay, may sakit. Teka muna, may sakit ang mga anak mo. Dapat anak muna, bago yung iba. At kung ikaw man ay gagala, at kung ikaw man ay sasama dyan sa lalaki na, di ba sinasabi ko siya, kung ikaw ay sasama, hindi ko kukupin niya ng mga anak mo na para sa akin. Si kasi si Ray, wala pa sa buhay ko nung ginagawa niyo sa akin. Wala pa sa paano sino ba naman Jingjing matutuwa sa ugali mo? Kasi ikaw, lahat ang paliwanag ko sa'yo, lahat akala mo tama ka. Kalma lang, man. Mas masakit Jingjing ang ginagawa mo sa anak ko, baka akala mo. Wala pa isang taon, ginagawa mo na yan. Nag-uwi ka na ng lalaki rito sa loob ng pamamahay ko. Tigilan mo na yan! Wala akong pakialam sa'yo kahit saka tumira. Ang gusto ko lang, inayo mo dito yung lalaki mo. Nagkakahiya. Gusto mo ba paglabas ko ng kanto? Paglabas ko ng kalsada? Aba, totoo lang, sir, ha? Minsan eh, ito yung anak ko kasi. Umaga-umaga, inutusan ako ng anak kong bunso na hiyulog niyo ko. Hindi, ako naman yung lumakad. Paglabas ko ng kanto, hoy, Temiri, may bago ka na parang manugang. Yung muko na lang ako. Inabot ko at si Maria ito. Intindihan ko pa yun, may tumutulong sa amin, sir. Kayo ba? Sir, lumagay pa kayo sa katayo ako. Anong kahihiyan ang ginagawa niyo? Wait lang, nanay. Magulang ako eh. Apo. Huwag kayo marunong karumispeto sa akin binambyanan. Kung gusto mo makipagtakbo doon sa labas, huwag mo nang ipapasok sa loob ng pamamahay ko kasi pambabastos ang ginagawa niyo. Eh, hindi ganyan nakabastosan. Eh, hindi, sir. Eh, talaga naman, oh, sir, nakakaano naman may kasi ugali man hanggang ko na. Naintindihan ko po kayo. Kasi anak niyo po yun. Ako'y matagal. Eh, ano, kagabi, maliwanag. Kung hindi sa gambuhay na buhay sa nakikipag-usap doon sa laki niya. Hello, weka. Mami ng konti, bumagsak yung galon niya. Ano nangyari? Tapo ng tubig. Hindi mo alam, nagparamdam sa'yo asawa mo. Dahil yung panganay mo may sakit, ikaw kakawak mo cellphone. Nanay, ako pa na sa'yo. Kaya ako, hindi ako, kikik, lumayan ko ako. Hanggang nagkikik tayo, hindi tayo magkakasundo. Sabi mo sa'yo, hindi ko. Kaya sa'yo, kalma lang, huwag ka nang sumunod. Kaya tanong mo, huwag ka nang sumunod.